Hello mga mare! Another day, another vlog! Hindi rin biro ang magkaroon ng sari-sari store. Kung maliit pa lang ang puhunan mo, ay dapat mong itinda yung mga fast-moving items o madalas hanapin at bilhin sa'yo ng customer para mas madaling mapaikot at hindi matenga ang puhunan. Di man mabilis ang paglago, ang importante, unti-unting dumadami ang paninda. May time din talaga na tagtumal, pero hindi naman araw-araw. Kaya tayong mga tindera, sipag at tiyaga talaga ang kailangan para mapalago mo ang iyong tindahan. At kung may natatabi ka namang pera at may naiisip kang extra income, ay for the go. Kaming mag-asawa, ang extra income namin ay mantika. Nagre-repack ako ng mga naka-jean na mantika at 1.5. Bumibili kami nung nakagalon. 5 galon nga pala kami weekly. Kinikita namin sa 5 galon ay 350 to 450. Depende kung ano yung mas maraming order, kung jean or 1.5. May refill din kasi kami. Sa ngayon, pataas ng pataas ang mantika. Siyempre, pati ang puhunan namin tumataas din. Pero yung tubo namin ay same pa din. Medyo matrabaho siyang gawin, pero carry lang. Ang importante sa amin ay kumita kami kahit papano. Para hindi lahat ng gastos namin ay kukunin namin sa aming tindahan. Kailangan talaga ng extra income. Pero may naipundar naman na kami sa tubo ng aming mantika, ang aming kutsyon na 6 inches. Nagkakahalaga siya ng 5,000. Yung naging puhunan namin sa Red Horse ay sa tubo ng mantika lang din namin kinuha. Yung ibang kinikita naman namin ay pandagdag namin sa aming panggastos. Tinatabi ko rin kasi yung tubo ng mantika. Minsan nahihiram ko siya pag may nagka-cash out sa GCash. Kaya ako tinatabi ko yung kita namin sa mantika. Para pag kailangan namin ng pera, ay may madudukot kami na hindi galing sa pera ng tindahan. Para yung puhunan ng tindahan ay mapaikot ng maayos. Maraming salamat sa panonood. Bye!